Ito na ang first harvest natin sa Pepino Legacy 1. 34 days after transplanting, may harvest na tayo. Ang tanong ko lang, may pag-asa pa kaya tayong mga small farmers ito? Kasi ang gate price nitong Pepino ngayon, na 7 to 10 pesos per kilo. Paano ang survival natin ito kung ganyan ang presyo? Matanong kaya natin yung presidente ng Public Market Vendors Association. Ano kayang masasabi nila? Magtanim pa ba tayo nito? At saka ano kaya masasabi ng presidente ng San Tomas Chamber of Commerce? Tanong natin. Ano ba yung pumunta na? Saan pa ba'y pag-asa ang mga manggugulay sa Pilipinas? Na? Si Sirene Mungabong, ang presidente sa Davao del Norte Chamber of Commerce. Unsa ikasulti naman, sir? Ang gulay, kinahanglan muna ang gwapo nga pagkaon sa tao. Bisan pa man gani ato mga health care personnel, mga doktor, nag-advise yun nga gulay, long life daw ng gulay. Akong ka-advise sa mga farmers, magtanong ng gulay, para naay mo supply sa gulay. Ang gulay, dako kayo o kabahin diya sa panginabuhi sa tao, sa mga farmer. Ang industriya sa gulay, maoy mahimong kwan, imong alternatibo sa kamahal sa mga liton karong labi na ato ang mga karne, manok, isda. Na mahal kayo, hindi na makasugapod pag palit ang atong mga low income ang mga katawan. Kusa yauhag na ko na mag-nanunta o gulay kay para muna atong makakag suporta. Ginabuhi sa diya sa gulay. Nga inahanglan nato padapon o padaan nato ang industriya sa gulay para makita o mapalapad nato ang ato ang mga pamaagi diya sa pagpananom ng gulay. Hindi nato kalimutan ng gulay maugod ang dako ng kabahin diya sa pagkaon sa tao, konsumo sa tao. At isa pa man gani, biasa atuwa sa publiko, mas daghan ang mga nanginabuhi, labi na mga negosyante sa gulay. Daghan. Kaysa namaligya o mga manok, baka I mean, manok, baboy, o isda. Mas palakda na to ang industriya sa gulay. Iauhag na po ang katong na yung mga lugar, na yung mga yuta, bisan pa man sa kagamay, makahatag kini og dako nga kauswagan, ilabi na sa katong mga wala kayo yung mga income nga sarang nilang kakuhaan sa so, pang-suporta sa ilang tagsatag sa kapamilya. Okay. Ako ma-istorya regarding sa ato ang mga kaigsuonan nga nagnegosyo o gulay diri sulod sa Palingki. Sa akong tanaw, murag sila karon ang fast-moving ang ilahang mga baligya karong panahon na tungod kay sa kataas sa presyo sa ato ang mga palaliton karon labi na sa isda, sa karne, sa manok. Mo-divert yun ang tao. Ikaduha, healthy ang gulay. So, I encourage everyone, labi na sa katong mga nagnegosyo gulay, nga dili lang ta magdepende sa pagpangumpra. Kung dili, mananom ta, even sa ato ang backyard, nga mga, sa backyard nga gardening, I encourage everyone nga mananom, labi na
mas dako ang profit niya inyuhang ma-income kung kamo mismo ang nagtanom. And then isa pa po nako ka advice nga kung pwede atong ato ang itanom, ato ang atong pagtanom mao ang kining organic kay para pod healthy ang ato ang kaunon. Mm-hmm. Katulang pagmayong buntag. Salamat kayo. Narinig yun na ang presidente sa Santo Tomas Chamber of Commerce, presidente ng Public Market Vendors Association. Sila may alam din bakit nangyayari ang mababang presyo. Kayo na ang humusga. Pero para kay Juan Pren, magtanim lang tayo ng magtanim. Siguradong mayaanihin din. Darating ang araw, tachamba rin tayo. Bisitin.